Gabi po sa inyong lahat, araw ng Miyerkules. Gabi-gabi siyang naghahatid ng balita noon. Isa rin siyang batikang komentarista sa dyaryo at radyo. At hinahanap, yan si Jay Sonza. Pero matapos ang halos tatlong dekada sa media, ibang karera na ang punderya niya, ang maupo bilang vice-presidente ng bansa. Kwento ni Sonza, iba ang diskarte niya sa kampanya. Kung ang ibang kandidato, panay daw ang parada para makilala. Siya, nagbabahay-bahay at personal na nagpupunta kahit nasa maliliit na pagpupulo para mas mapalapit sa masa. Hindi naman natin kayang maghakot ng tao, magpakain ng 5,000, 10,000, ganun. Pero ako nga, kay Sandaan yan, kay Limon po yung kamiting, pinupuntahan ko. Importante kasi malaman nila. Ilang araw bago mag-eleksyon, papainit ng papainit ang kampanya. Gusto ko lang ipaalaala sa inyo. Pero kwento ni Sonza, sa kabila nito, hindi niya daw nakalilimutan na magpahinga. Sa golf course na ito namin siya inabutan. Kamusta ho? I'm fine. Okay lang. Mm-hmm. Taking off from the rigors of campaign. Mm-hmm. Tomorrow, I'm leaving early in the morning for Cebu. Sige. Mahusay na golf player si Sonza. Patunay ang dami ng mga tropeyo na natanggap niya. Pero hindi lang sa golf siya binibigyang pugay. Maging sa sabo, nakatatanggap siya ng parangal at pagkilala. Sa Bulacan, matatagpuan ang farm ni Sonza. Hindi bababa sa 300 ang mga manok niyang panabo. Masasabi niyo bang bisyo yan? Well, depende sa meaning ng bisyo. If it's a bisyo na ginagawa mo siyang pastime, okay lang. But breeding kasi is it's a science, no? You breed fighting birds for people who buys you produce, your products. Which are used for by the mananabongs. Pero pumusta na rin ho kayo? Oo. Bukod sa pagsasabong, isa pang ibinabatong po na kay Sonza ang labis daw na paninigarilyo. There were occasions when I was able to stop for about 3 years. Mm-hmm. When I got out of media. Gano'ng kalakas ho yung pagsinabing malakas kayo paninigarilyo? If there is a need for more taxes at the expense of my health, I smoke a lot so that government is able to collect more taxes. No, but I'm just kidding. Okay. No, well, the pressure is too much. Usually, napapalakas. Sa ibang bansa, para hindi malulong sa bisyo ang mga tao, mataas ang sin tax o buwis na ipinapataw sa alak at sigarilyo. Sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamababang sin tax. Itong sin taxes, kunin ko na rin yung pananaw nyo. Sure. Taas ang tax sa mga sigarilyo, sa mga alak. Are you for that? You know, it's not a matter of collecting more taxes out of sin taxes. It's a matter of increasing revenue collection effort by government. Tubong Pampanga si Sonza. Laki daw siya sa hirap. Pero dahil sa pagsisikap, nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasok sa industriya ng pamamahaya. Matapos ang tagumpay sa media, negosyo naman ang pinasok niya. Naging chairman, chief executive officer o CEO at direktor siya ng ilang kumpanya. Ilang ari-arian din ang naipundar niya, kabilang ang bahay at lupa sa Quezon City at Davao del Sur, tatlong farm at mga sasakyan. Wala ko kayong salin. So, magkano net worth natin? Probably, I don't know kasi kung magkano ang per square meter ngayon ng mga properties. But ako, I have a 5 hectare on my own, no, sa sarili kong titulo kasi pinagdi-divide ko na sa mga anak ko eh, because if I kick the bucket tomorrow, at least wala nang problema sila sa mga estate taxes. Yung mga kotse ko pinagbibigay ko na sa mga anak ko. So, isa na lang natitira sa akin. Pero sa kabila ng yaman niya ngayon, hindi niya raw kayang tapatan ang ginagastos ng mga kalaban. Sa katunayan, wala siyang anumang political ads na lumalabas sa telebisyon tulad ng mga ibang kandidato. Naglabas na ho ba kayo ng sarili yung pera sa kampanya? Oo naman. Talaga? Magkano na ho nagagastos niyo? Siguro nasa 4. 4 million? Yeah.
From your own pocket? Yeah. Wow. Yo. Magaling man pumalo sa golf si Sonza, hindi naman pumapalo ang pangalan niya pagdating sa mga survey. Naniniwala ho ba kayo pa rin sa na ganun talaga ang pulso ng bayan? Naniniwala ako sa survey, pero hindi ako naniniwala sa resulta ng survey. Politicians should not be allowed to conduct surveys, to commission surveys, because there is only one intention of survey, political survey, and that is to set the trend. My name is Jay Sonza, and I'm running for Vice President. Disyembre noong nakaraang taon, ang ideklara ni Sonza ang pagtakbo sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng Kilusang Bagong Lipunan o KBL, ang partido ng dating Pangulong Marcos. Para sa mga kritiko, hindi raw sapat ang makinarya ng KBL kaya siya nahuhuli sa mga survey. Pero para kay Sonza, hindi nagkukulang ang partido sa suporta. Makinarya ng KBL, gumagana ba? Ramdam yes. Nyo sa kampanya nyo? Kasi may party list yung firm, kung tawagin. These are the loyalists. Mm-hmm. But these are mostly yung rural people. So pag dumating kayo sa isang lugar, planchado lahat? Yes. They are trying to identify him. Kadikit din ang pagtakbo niya sa ilalim ng KBL, ang mga isyong ibinabato sa mga Marcos, tulad ng mga kasong isinampa laban sa kanila. Yung mga kasong kinakaharap pa rin nila, ill-gotten wealth, ano ho ang pananaw niyo doon? Yung mga kaso, I am leaving that to the court because these were pending for over a number of years. No? I'm the only Filipino who was able to cover the Imelda trial in New York for 6 months. None has been proven. So naniniwala ho kayo na walang ninakaw na pera ang mga Marcos? Walang ninakaw na pera. Walang ninakaw because I have seen the records. Hindi pa man nagsisimula, malubak na ang daang tinahak ng kampanya ni Sonza. Ang pambato kasi nila sa pagkapangulo na si Betaliano Acosta, isang nuisance candidate daw o kandidatong pampagulo sa halalan. Na-meet niyo ho ba siya ever? Yes, I met him and I stayed with him for 3 minutes. Bakit? For 3 minutes? Yeah, because I found out that he was a hoax. When I learned about it, I check on his background. Immediately when I found out that he cannot be even a candidate for councilor in a municipality, I called for a meeting between the party leadership, siya at saka ako. And I told him point blank. Mm-hmm. Sabi ko, you have no business being a candidate. That's why I reported it to COMELEC. Masalimuot at maraming intriga sa mundo ng politika. Pero hindi na ito bago kay Sonza. Bagamat hindi siya nagmula sa angkan ng mga politiko, 2 beses na siyang sumubok na pumasok sa politika bago pa man tumakbo sa pagka-vice-presidente. Yung kaya mo. Noong 2004, kumandidato siya bilang senador. Pero sa kabila ng popularidad niya bilang broadcaster, natalo si Sonza. Sumubok naman siyang pumasok sa Kongreso bilang representative ng Batas Party List noong 2007. Pero 6 buwan matapos manalo ang Batas Party List, diniskwalipika ito ng COMELEC. Bakit naisipan niyang tumakbo sa pagka-vice-presidente? Eh kung medyo hindi tayo pinalad ng mga nakaraang election. The political conditions in 2004 was different. The party list was a different matter. It was more of the sector that you were supposed to represent. This time, people are clamoring for meaningful change, not just ordinary change. May kumausap po ba sa inyo para tumakbo o personal na decision? This is a personal commitment, my social commitment to the people of the Philippines. Sila pag rally, gusto nila plaza, malaki. Magulo sa Mindanao. Wala naman daw kayong karanasan at kaalaman sa politika. Hilaw pa raw si Jay Sonza. Doon sila nagkakamali. Kung pag-aaral ang pinag-aralan, pag-uusapan, I am well-educated. Kung experience sa gobyerno, pinagdanasan ko yung trabaho ng mga manggagawa sa gobyerno. Sila, they are all elected government officials. They have never been janitors or clerks or hindi nila alam ang programa at serbisyo ng gobyerno. That's why the best thing that can be done in governance is to insulate civil service from politics.